Sa iba pang balita, mariing kinontra ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang panukala na magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON para amyendahan ang saligang batas. Sa panayam sa teleradyo, partikular na pinalagan ni Representative Brosas ang 10,000 pisong per diem o mistulang appearance fee kada araw ng mga delegadong bubuo sa CONCON. 5 bilyong piso ang target na ipondo sa panukala. Pero ayon kay Brosas, posibleng mas malaki pa ang ilaang pondo ng Kongreso dahil hindi malinaw ang pagkakabalangkas sa panukala. In fact, umaangal pa po sila dito. Huh? Sa batay sa discussion. Kulang pa? Batay sa discussion po, oh, ang nakalagay, magdagdag daw dahil paano na yung mga galing ng probinsya. Huh? Dito daw, dito daw mag board and lodging sa Manila habang pinag-uusapan itong CONCON. At kailangan daw nilang pamasahe at saka lodging, board and lodging, bukod dito sa 10,000. Nung tinatanong po natin, lumalabas, hindi pa definite yung magkano talaga. Kasi halimbawa, 5 billion ang nilagay nila dyan. Oh, 5 billion. Wala, wala po kasi sa draft billion eh. Ang nakadalagay lang ay ganyan. Hindi siya naka-total. Ngayon nga lang, hindi tayo makapagbigay ng 10,000 ayuda, no, para sa ating mga tinamaan ng matindi. Baka ibig sabihin din po niyan, pagtaas ng presyo. Sa botong 17-2, inaprubahan ng House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang pagbuo ng hybrid CONCON kung saan maghahalal ng delegado mula sa bawat distrito kasabay ng barangay at sanggunian ang kabataang election sa October. 20% naman ang itatalaga ng Senate President at ng House Speaker mula sa iba-ibang sektor. Nababahala si Representative Brosas sa mga nilalamang probisyon ng panukala dahil tila taliwas ang mga ito sa unang layunin ng mga nagsusulong na amyendahan lamang ang economic provisions ng saligang batas. Nagbubukas ng napakaraming options. Yan. Parang ano eh, parang eto, CONCON, eto, CONAS, eto, ganito, eto, economic provisions lang tayo. Kung ano yung parang tingin nila workable o tinatanggap ng mga tao o madaling ipaliwanag, yun yung inihahain. Pero ang totoo dyan, eto po yun, bukas na bukas siya, nakapuyang-yang siya. Ibig sabihin, kung constitutional convention, talagang delikado ito para sa ating lahat. Para naman sa pinuno ng House Committee on Constitutional Amendments, hindi sayang ang pera at makakatulong pa sa pagbango ng ekonomiya ang panukalang Constitutional Convention. Paliwanag sa teleradyo ni Committee Chairperson Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, tiniyak ng komite na imbitado at pinakinggan sa debate ang mga sektor at oposisyon sa konsultasyon at pagdinig na idinao sa 4 na lugar sa bansa. Limitado lamang anya sa pagbabago sa economic provisions ang pulso ng mga tao at hindi sa political o sa mga termino ng mga nasa gobyerno. How it is that political? It is natin yung political, mga term, mga ganun. Only 15%. You see, so they are really, they understand, our people understand that we have to focus on the economic amendments. 77% are for amending constitution. Now, even knowing that we have also other problems, that high prices, inflation, lower wages. They feel that by having these constitutional changes on the economic provisions, that there will be a general economic recovery of our country. Sinagot din ni Representative Rodriguez sa mga batikos sa laki ng gastos na ilalaan sa CONCON. Una nang itinaya ng committee na aabot sa 9.5 billion pesos ang gagastusin sa CONCON, kasama pa ang 10,000 piso kada araw na pondo para sa kada delegado sa convention. Our convention is limited. It is only 7 months. The expense for a constitutional convention for fundamental change is not an expense. It is an investment. Once we lift this investment, billions will come here, as what has happened to Malaysia, Singapore, and Vietnam. Now, what is 9.5 billion? When we will be going to amend our constitution and make sure that our people will have jobs, will have income,